Magte-taste test tayo or taste review ng ating ito, Viga. So, ang binili ko ay yung giniling para lalagyan na lang natin ng peas, carrots, and corn. So, yun. So, basahin ko lang ah. This is a meat-free giniling and fully cooked na siya. So, kapag nag-search kayo, may ibang recipe na pwedeng gawin. So, yung sa akin, yung pinaka-simple lang. Nilagyan ko lang siya ng corn, tsaka carrots, tsaka peas. Yun lang. Para simple lang. Hindi tayo mahirapan. And then, sinasabi niya din dito, this is no preservatives added, high in fiber, high in protein, vegetarian siya. Made with plant-based protein. So, ito, i-replace na yung meat mo. So, ayan siya. Dito gaano. Ayan. So, i-replace na yung meat na
ginagamit mo for giniling. So this is for 99 pesos, ayan. Isa lang yung binili ko para matikman ko lang siya. So yung isang ganito is good for 2 servings. So ito, meron pang natira dun sa pan. And then, meron din siya dito ang expiration date. And so, April 2021. And then, nakalagay din dito yung mga ingredients niya. Tsaka yung nutrition facts niya. So, ayan. So, napanood yun naman siguro kung paano siya, paano ko siya diluto, diba? So, this is 16 grams protein per serving. So, this is dalawang serving to. So, times 2. So, ngayon, meron naman tayo dito, yan nga, yung giniling. And then, meron din tayong serving ng rice. And sa drinks, yung sa akin, ano, pineapple juice. Ayun. Pampalambot daw yan ng cervix. So, guys, ngayon, tikman na natin siya. Titikman ko muna siya ng walang rice and then sunod may rice. So, ganyan ba? Nalag. So, unahin muna natin yung texture niya. Wait lang. So, yung texture niya is para talaga siyang giniling pork, na pork. Feeling ko kasi iba yung texture ng beef. So, yung texture niya, para siyang giniling na pork na wala masyadong tabak. Talagang puro, parang meat lang talaga yung makukuha mo, yung laman. Yun lang talaga yung makukuha mo. And then, expected kasi natin na kapag nagluto ka ng giniling, tapos nilagyan mo ng salt and pepper, magiging ano na siya, ito, okay na yung lasa niya, kahit di mo na siya lagyan ng something, kasi yung meat mismo, yung giniling mismo, may lasa na siya. So, ako kasi hindi ako mahilig maglagay ng mga seasoning, mga ganun. Ang nilalagay ko lang sugar, yan. So, nilagyan ko din to ng unting sugar kanina, kasi wala siyang lasa. Hindi ko alam, pero dahil babuntis ako, or hindi ganun kaan siya. Hindi siya ganun kalasa. Siguro dahil ganun yung vegetarian food na ano, na mga ganito. Kung gusto nyong mapanood yung isang review ko ng ano, vegetarian din, yung corn, andito, lalagay ko dito sa taas. Ayan, para, yun kasi mas may lasa yun, pero itry naman natin ang may rice. So, ayun. Mas masarap siya, guys, nang may kanin. So, uubusin ko muna. Baka magbago yung lasa. Baka masarap. Huwag kayo masyadong mag-expect na lasang-lasang giniling ito, ah. Na yung katulad mga niluluto sa bahay. Kasi, hindi siya ganun. Kasi yung meat mismo, wala siyang lasa. Ikaw mismo yung maglalagay ng lasa niya kung anong gusto mong luto. Nagko-complement yung ano niya. Ito. Nagko-complement yung lasa nung giniling tsaka rice. Kaya mas sumasarap siya kaysa sa walang rice. Gusto ko din tikman yung iba. Enjoy ko sa dal.
Grabe ang inyo talaga. Mas masarap na siya ng may kanin talaga. Kaysa siya lang. Siguro kung mas madami kang ilalagay dito ng mga sauce, ganun, masasarap to. At saan kasi gusto ko i-try lang siya ng kung ano yung pinaka-simples na luto niya para lumabas yung lasa niya kung talagang masarap siya. Halba ganun naman yun. Sarap ng bawang. Talaga. Pero madali lang siyang lutuin. Hindi siya mahirap lutuin. Parang ano talaga, giniling talaga. Alam mo na yung kahawig niyang texture. Para siyang ano, texture ng corn chicken. Yung bago ngayon, di ba may corn tuna, tapos may parang corn chicken, yun, ka-texture niya yun. Though, mas parang smooth yun. So, ang nabasa ko pala dito, contains egg and soy. Pero, pag vegetarian ba, may egg ba? Ang kasi pag vegetarian, parang puro ano, di ba? Puro plant-based. Sunod itay naman natin yung iba. Guys, para sa final verdict ko talaga. Ano ba verdict ko? Or final say, gano'n. Kung siguro saan, kung gusto nyo maging vegetarian, siguro ito yung step niya. Pero syempre, ano siya? Nagto? Hindi siya ganun kalasa. Katulad nung corn na tinry ko, na may lasa talaga yung meat niya. Ito hindi. Ikaw talaga yung maglalagay ng flavor sa kanya. Kung paano mo siya gagawin. Siguro, kaya, yung mga chef talaga yung ginamit nila para dito. Para at least, mas mabigyan ng hustisya. Pero ito, yung mga normal cooking lang. Sa bahay lang, mag-isa ka lang, kailangan mo ng food. So, ano nila yung nasa ref mo. Ayan. So, mas masarap siya kapag may rice kaysa sa walang rice. Hindi ko alam, siguro dahil nagko-complement yung tamis nung
sinaing dun sa meat niya. Pero meat itself, parang wala siyang lasa. Kung hindi mo talaga siya lalagyan ng pampalasa, di katulad ng giniling, alam agad na giniling yun. So, ayun lang. Okay na din to kasi high in fiber na rin siya. High in protein, tapos guilt-free. So, ayun, kung gusto nyo i-try, meron ito sa mga SM supermarkets. Thank you!